Ating kaibigan si Master Hans Kuwa. Master Hans, magandang gabi sa iyo. Welcome again. Welcome back sa ating program, Gabi na Misteryo. Thank you po, Sir Idol Ray, for having Master Hans Kuwa. Pasensya na, di ako makapunta sa inyong studio. Pero live na live tayo ngayon, yes, via Zoom. At nakikita naman tayo at nakikinig tayo. At ako po'y busy para pag-share. Sineshare ko po sa lahat ng mga group, sa mga Facebook page ko po. Mm-hmm. Para mas lalong dumami ang ating mga viewers. Sa napakaganda po ng show ninyong gabi ng misteryo. Mm-hmm. At kasama siyempre si Idol Ray ko po. Siyempre, dito pag-usapan natin ngayon ang ghost months. Ayan. Pero Master Hans, marami mga nag-aabang nga po at dapat natin gawin ngayong ghost month. Pero unang-una, ba talaga ang dapat natin gawin sa pagpasok ng ghost month? Simulan natin, ano po dapat natin gawin? Mm-hmm. Ang ghost month kasi ay paalala sa mga nabubuhay. So ito po yung tradisyon. Mm-hmm. Belief ng mga Taoism, ng mga Chinese, ng mga Buddhist, kung saan daw po, during Ghost Month, ikapitong buwan ng Chinese Lunar Calendar, mm-hmm, binubuksan daw po ang pintuan ng impyerno. Uh-huh. Kung saan daw po yung mga hungry ghosts, sila po ay para makahanap, mm-hmm, ng maiinom, makakain, mm-hmm, pupunta sa realm natin para makahanap ng mabibiktima nila. Mm-hmm. Ano nga ba dapat natin gawin during Ghost Month? Kailangan natin mag-alay. Mm-hmm. Ang Ghost Month ay paalaala sa mga nabubuhay na huwag nating kalimutan na may mga past loved ones, may mga yumaong, mga kamag-anak, ka-family friends, family members, mga kakilala niyo po, acquaintance niyo po, mm-hmm, na namatay na. At ito pong month na to ay kailangan natin silang gunitain. Alayan ng mga pagkain, ng mga insenso, ng mga kandila, ng paper money, mm-hmm, ng maiinom, para yung mga hungry ghosts po, sila po ay maging happy ghosts. Talaga palang nagugutom sila, Master Hans? Ha? Yes. At kailangan silang pakainin? Yung mga hungry ghosts po ay mga kaluluwang nasa impyerno at talagang nahihirapan at talagang nagugutom po talaga sila. Mm-hmm. Ayan. Pero syempre, dami mga nagtatanong, ano namang klaseng pagkain na pwede nilang kainin, Master Hans? Ang gandang tanong po niya, no? Anong klaseng pagkain ang pwede nilang kainin? Meron pa pagkain na hindi nila pwede kainin? Yun. Pag-usapan natin anong pagkain ang pwede. Oo. Ayan, medyo naghang si Master Hansen sa kanya. Yeah, go ahead. Buhay sila, paborito nila. Halimbawa, ang paborito nila, ang pagkain nila ay fish. Okay, mahilig sila sa chicken. O mahilig sila sa lechon. O mahilig sila sa pansit, bihon. Spaghetti or carbonara. Uh-huh. Any kind of foods po. Talaga. Para sa mga past loved ones natin. At hindi lang po para sa past loved ones natin, kung hindi para rin po ito sa mga kaluluwang ligaw na nakatira, na doon malapit o nasa nakatira mismo sa ating lugar o naligaw lang po papunta sa ating lugar. Ito po inaalayan natin para po sila ay maging happy at hindi maging hungry.